Ako po ay si Marilou Talamayan Perez Renolds. Ako po ay pinanak dito sa Maynila. Natatandaan ko po nung maliliit po kami, nasa grade school pa lang po ako, ay dinadala po kami dito ni Mami sa Antipolo. Nagsisimba po kami dito, sumasakay lang po kami ng bus, tapos pagkatapos paikot-ikot, yun nga yun, namimili ng mga suman, mga kakanin at mangga. Para tapos pagbalik po ng bahay, kahit po nakarating na po kami dito, hindi pa rin po makakaligtaan ang mag-grocery. At masasabi ko po sa inyo na ang buong pamilya po namin ay devotee ng Our Lady, si Mama Mary. Kaya po ang pangalan kong totoo po ay Maria Rita Lourdes. Kaya po naging Marilou. Ang devotion po namin kay Mama Mary ay nagsimula pa sa lola namin. Sinasama po kami lagi sa simbahan, sa araw-araw niyang pagsimba, ganun po ang aming ina. At tuwing hapon po, kahit po paminsan-minsan tumatakas kami, ay kailangan po namin kabalik ng bahay para mag-angelus at mag-rosary para kay Mama Mary. At para upang po ipakita ko sa inyo kung gaano ka devotees ang lola namin at magulang, lahat po kaming magkakapatid, meron pong Maria o Mary sa pangalan na karugtong o pinangungunahan. Talaga po, lalo na po ang nanay namin, talagang very devoted siya kay Mama Mary. At sa aking pong pagbabiyahe, kahit po paano, lagi po ako naghahanap ng simbahan na meron pong na pwede kong mabisit po si Mama Mary sa lugar na pinupuntahan ko. At marami po akong hiniling sa kanya through her intercession. Marami po akong nahiling na ibinigay niya. Maring hindi naman po material na ibinigay, pero spiritual. Ibinigay niya hindi lang sa akin, kundi sa aming mga mag-anak. At lagi kong ipinagdadasal po lahat po ng mga may sakit, mga nangangailangan, mga nahihirapan, at pati po yung malapit na pong mamatay, at lalo na po yung mga mahal namin sa buhay na yumauna. At alam ko pong tumutulong siya sa akin kasi po pag ako po laging nahihirapan, lagi ko pong sinasabi, Mama Mary, kayo na po ang bahala. Umuwi ako noong 1991 kasi si Mami nagkasakit ng cancer. Tapos sabi ng doktor, hindi na siya, talaga wala ng pag-asa. Actually, dumating ako dito, bumalik ako dito, comatose na siya. So ipinagdasal namin na kung talagang hindi na siya sa amin, kunin na siya. Pinagdasal namin yun ng magkakapatid. Kaya nga noong August 15, dumilat lang siya, tapos pumikit na ng maluhati. Yun ang isa. Ang isa ka pang ipinagdasal, nung ang asawa ko rin nagkaroon ng cancer din sa melanoma naman. So, sabi sa amin ng mga nurses na dahil nag-metastasize na yung cancer niya, maaari daw siya mag-bleed, maaring nagkaroon ng seizures na hindi maganda ang magiging pagkamatay niya. Pinagdasal ko po yun kay Mama Mary at nang matapos po ang rosary namin mag-asawa, pumikit na lang siya. Nagulat ang mga nurses at mga doktor. Hindi po siya nahirapan. Alam ko pong si Mama Mary ang kumuha sa kanya at sa mother ko. Saka yung pagpunta ko sa States, matagal po yun. Nag-apply po ako ng 1968 po. Parang hindi na ako makakapunta, pero tuloy pa din ang dasal ko, novenas, rosary, at saka yung direct, parang communication ko sa kay God, kay Jesus, kay Mama Mary. Tapos nung 1986, naayos lahat ang papeles ko kahit na matagal, parang wala ng pag-asa. Alam ko pong si Mama Mary ang
laging nag-guide sa akin. Nakarating na po ako ng United States. Tuwing Sabado, meron kaming rosary. Tapos, kasi nga, kaya lang po nung nagka-pandemic, naputol po yon. Pero sa bahay po, tuloy-tuloy pa rin dahil meron naman pong online na mga padasal. At saka isa po, ang malaki kong ikianak, kinatutuwa ay nung nagpunta kami sa Washington, D.C. doon sa National Shrine. Nandoon po yung statue ni Our Lady of Antipolo. Kaya ting pupunta po kami doon na para dumalaw sa aming kapatid. Pinupuntahan ko lagi yung shrine niya. Hinahanap ko po talaga. Yung kanyang statue, pinupuntahan ko po lagi yon. Ngayon, ang legacy po namin talaga maiiwan sa aming mga nakakabatang mga kamag-anak ay ang pagdadarasal at ang devotion namin kay Mama Mary. Yun po ay parang ingrained na sa mga puso ng mga kabataan, kaming mga mas nakakatanda at yung mga lalo na yung mga mas senior sa amin. Yun po ang At saka marami po akong nahiling kay Mama Mary na yung guidance po na kung anong magandang desisyon ang gawin, alin ang dapat kung hindi gawin, yun po ang ipinagdadarasal ko lagi kasi at siya po ang laging tumutulong. Yun lang po ang, at sana po kayo din po, ganun po ang ginagawa ninyo na kung nagdadarasal man kayo, isali niyo po ang inyong mga anak, lalong-lalo na ang mga kabataan natin ngayon na karamihan na hindi na nagsisimba. At sana po mai-guide niyo sila na ang pagdarasal ay kailangan hindi lamang tuwing nangangailangan, kundi sa araw-araw nating pagkabuhay. Muli, ako si Marilou Talamayan Perez Reynolds, taga Manila, deboto ng Birhen ng Antipolo, at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?